Hi, welcome again guys, this is Marky. Welcome to my channel. Today I'm going to teach you how to cook your tuna pot pie even without oven, and the ingredients are just the ones that are available sa fridge nyo. So this is my tuna. So it's a big challenge for me na maghanap kung ano available sa ref ko. I usually cook this with mushroom or anything, basta kung ano available sa kitchen. Ayun, so ngayon challenge ko sarili ko para magluto ng something na babagay dito. And if you haven't subscribed yet, please hit this YouTube icon para ma-automatically subscribe na kayo. Okay? Yes, let's just prepare this! Okay, so these are your ingredients. This is your regular pizza pie dough. You can buy it sa mga supermarket, or if you want, you can make your own dough. And your leftover tomato sauce, your green bell pepper, and the onion, the garlic, and your tuna. Yeah, yun lang. Sobrang bilis lang ito. And then just season it with salt and pepper. That's it. So let's prepare it. Okay, so sa pan nyo, this is a parchment paper. Lasag nyo lang siya na ganyan. Para ma-protect lang yung ilalim. And then, put your pizza dough. Ganyan nyo lang siya. Ganyan magiging itsura niya. Ganyan. And then, i-fill natin dyan yung ginawa natin na filling. Yung tuna filling. Ayan. So, just heat up a pan. Sa tirola. Ayan. Ayan. Mula yung pan. Put a little bit of oil. Ayan. Hintayin lang natin siyang uminit. And then, pag filling mo, may init na. Lagay mo na yung garlic. Well, actually, hindi pa siya mag-init. Hindi pa siya nag-season. Sobrang dali lang ito. Just put anything that's available in your fridge. Like if you have carrots, leftover carrots, ganun. Or tomato, ikaw. Depende dun sa trip nyo. And if it's, if available naman yung meat or chicken na leftover, hindi naman necessary na tuna lang yung gamitin. And then just put your, I mix the onion and the bell peppers na. Preparation naman itong nililito. Everything na feeling nyo pwede nyo isama, just put it there. I mean, this is your food. And as long as it's bagay naman dun sa, or gusto nyo naman, or edible naman siya, then yun lang try. Wala tayong problema dun. Pwede nga nila, it's your call. Then, just add your tuna. Tuna from the main challenge yung tuna nito. Kain mo na. Pwede din pong konti if you want. Ito yung ito na sinig sa ilalim. Bakit may apoy ko? Bakit sana? Ano pa ba? Usok na.
just add salt. So, gusto nyong taste. Actually, maalat na yung tuna. Kaya lang, nilagyan ko lang ng salt kasi para medyo may lasa-lasa. Pepper. Parang hindi kulang ng lasa pag wala siyang salt. May pulutan na. Or if you don't have any tomato sauce, you can use cream. Para creamy. Lasa siya. Maglalasa siyang ano. Pag dito, yung tuna pie ng Jollibee. And then I'm adding now the tomato sauce. Kung maalala ko, meron pala akong mascarpone mami. I think I'm gonna add mascarpone mami. Grabe. Parang gusto ko na lang siya lagyan ng pasta. Kasi yung tomato sauce dito masarap. Medyo isisal na lang ng konti para maalis yung acidity ng tomato sauce. Okay pa ba kayo dyan, guys? Sobrang dali lang ito. Itong lutuin. Tuna pot pie. Lalagyan ko siya, guys, ng mascarpone. This is parang cheese, pero it's creamy. Hindi siya yung salty or sour taste side ng cheese. This one is parang cream cheese. Pero mas creamy pa siya sa cream cheese. And just put siguro more than a spoon. Ayan. Pero sa cooking naman walang bawal, walang sobra, walang kulang. As long as you like what you're cooking, it's totally fine. Nasunog na siya, mga kaibigan. Nasunog na nga siya. Okay lang, ilalim naman din natin yung biscuit. Kaya na talaga sa stove na ito, lakas makasunog. Ayan, so nag-iikano na yung... So I think this is fine. Kahit okay lang yung cheese ganyan. Hintayin natin siya mag-melt pag nilagay natin siya dun sa pinaka-lutuan niya. Yung ginawa ko kanina na pizza dough. Yan. And then, i-low niyo lang yung heat niya. Kasi ito malakas kong part na ito, malaki. Later, lilipat ako sa mga maliit. Ayun. So, okay na siya. Okay, so ito na yung pizza dough na kanina. Nilagay ko lang siya dito sa parang pan. And then I put parchment paper sa ilalim para hindi masunog yung crust. Ayan, mag-low heat lang tayo dito. Let's start sa low heat. And then yung ginawa natin na filling, i-assemble lang natin siya. Put it, ilagay lang natin siya dun sa loob. Kasi nag-i-English ako yun. Actually talagang nababakal ako minsan. Magpasensyaan nila ako yun. Yan yung kulay, ang ganda. Sa kulay siya nung cover ng YouTube. Ayan, yun lang siya. Sobrang dali nitong lutuin. As in, kahit siguro yung mga bata, kahit itong gawin. Usually, yung ginagawa ko na ganito, egg, ham, with mushroom, tapos yung bell pepper. Ang sarap. Tapos, medyo matagal itong lutuin. Kasi para, yun yun, para maluto yung crust. And then, i-cover nyo lang siya ng mga natirang crust. Ay, ang sarap nito. I can show you guys. Magsasara na yan. Alam mo tayo ang pangsaguda. Sige yung mga takit ako dito. Ito. Ganyan siya ng cover. Ayan. Ganyan na siya. And then just put siguro mga yung lower heat lang. Ayan. Ayan. Hintayin nyo na siyang maluto dyan for like siguro 30 minutes. Mga ganun. Or depende if you feel like pwede na.
kasi maluluto naman yung crust niya. Wait, malap dyan yan. So, if wala kayong oven, you can do this procedure. But if you have oven, you can cook this on your oven directly. Ayun, social pang yung oven eh. I'll buy one soon. Okay, let's just wait. Okay guys, so while waiting, mag-ugas na tayo ng mga plato na mga gamit na ginamit natin. Para productive naman ng pag-ugas rin. Usually ganun kasi ako. Gusto ko yung mga ginamit ko na ugas muna kagad. Para magkaluto, wala nang ayusin. And one thing, yung mga niluluto ko na yun, usually inspired yan sa mga napanood ko din sa YouTube, ganun. Mahilig ako mag-invento ng mga pagkain. Yung feeling ko naman, gusto ko, or feeling ko naman bagay sila. May ingredients na bagay sa isa't isa. Nagahan yung ating ko. Like, specifically this one. May natira sa rep ko na pizza dough. Sabi ko, kung ano yung pizza dough? Eh, I have tuna. I have, yun, bell pepper. Ginawa ko, and then, masarap naman siya. Sinerge ko kung pwede ba mag-gawa ng pie using the stove. Pwede naman din. Ngayon. Ito slow cooking nga lang. Medyo matagal, pero worth it naman. Ayun. Mahilig talaga akong mag-invento, like. And yun nga, mahilig akong magluto na kunwari. Tinuruan ako magawa ng kare-kare. Gusto ko, may sarili akong touch dun sa recipe. Gusto ko na, meron akong, yung recipe, medyo iibahin ko siya ng konti. Para maging distinguish siya na this flavor is mine. And ever since, bata pa lang talaga ako, mahilig na akong magluto. Sobra. Manalawa ako dun sa lola ko. Yung lola ko kasi, yung mami ng papa ko, is magaling talaga siya magluto. Like, she cooked the best adobo with pusit. It's pork and pusit adobo. Sobrang sarap nun. And yung chicken na fritada niya is one of the best. Sobrang sarap. So, ayun. And bata pa lang ako mahilig talaga akong magluto. I was grade 6 when I started cooking. And dati, nung nasa province pa ako, sa Nevesia, nagluluto talaga ako ng mga pagkain. Pag-anihan, pag-mga patanim, ganun. Naputol, ayun ang gamit. So, ayun, minsan ako yung nagluluto talaga pag hindi available yung dito ko. So, kaya na-perfect ko yung mongo at saka yung kesang tilapia. Kasi yun yung palagi ko pinapakain. So, ayun, nakamugas na ako. Hihintay na lang tayo na maluto. Wala mo na akong magagawa. I mean, wala mo na akong gagawin. So, yeah, hindi na lang tayo. Let's just wait. Okay, so ayan. Woo, you hear that? Kiklip na natin siya. Para ibabaw naman siya marito. Hindi yan sunog ah. This is the parchment paper. So, pwede mababahaga. Don't worry. Just wait for another at least 10 minutes, and then it's fine. A few moments later. Okay, so luto na siya guys. Turn off the heat. And then grab on a plate. I-click back lang natin sa masarado natin. Or, then magaling ako. Careful sa ganito kasi mahinit. Wow. See that? Aray. Paso ako. Ang sakit. Sabi ko lang na careful. Alisin nyo lang siya sa parchment paper. Ang tango niya. So, yeah. Kung gusto niyo pang mas ma-crust. Lutong, pwede niya pa siyang ilagay pa doon. Kaya lang ito lang siya, hindi masyadong makarast. Ayan. Sinan. Kasi hindi ko kanina tinikman. Alam ko hindi ko tinikman yung feeling nung nilagay ko siya dito. Lapit yung kanina. Thank you.
pwede nyo pala siyang lagyan ng mozzarella. You have mozzarella natin. Wow. Sarap natin. Tikim. Wow. Tikim natin. Oh, enak. Bukan dito lang kayo. Ang sarap! I hope you guys enjoy it. Wait. And please do subscribe for more recipe na kagaya nito na sobrang dali lang lutuin. Lubos lang ako ng plato luto na. Bilis! Ang sarap, guys. Thank you again for watching. And if you haven't subscribed yet, click this button here, this one, the YouTube icon, so you'll be automatically subscribed. Thank you again for watching. Till next time. See you again! Akala nyo tapos na. Hindi pa. Ayun, guys. Try nyo to. Sobrang sarap. Hindi ka makubos ko ba? Bye-bye! Closed doors, I'm afraid for your love.